Yo, what's up mga paps? Welcome back again to our channel. So for today's video, maraming nagtatanong sa akin kung paano tayo makapag-gas in ng USDT. Okay, Binance from GCash to Binance. Okay, para po pwede nyo na pong i-trade yan at pwede na po yung i-buy and sell sa Binance. Kasi si Binance is maraming cryptocurrency na hinuhold. So, pwede nating palaguin yung pera natin doon USDT. Okay? So, ngayon, ituturo ko sa inyo step by step kung paano tayo makapag-cash in using from GCash to Binance. Okay? So, but bago ang lahat, make sure you click subscribe button and click the notification bell para ma-update kayo sa mga panibagong video natin na mga tutorial on how you make money online in digital way. Okay, so right now, we will go to cellphone. So, tuturo ko sa inyo step by step kung paano kayo makapag-cash in now sa from GCash or going to PayPal or any mode of payment like bank, PMaya or other. So tuturo natin yan step by step kung paano kayo makapag-cash in using that. And then paano nyo palaguin yung USDT ninyo from Binance and in other cryptocurrency. Okay, so let's go to my phone. Papakita ko sa inyo step by step on how you will earn, on how you will cash in money in GCash, USDT or any currency. Okay, so let's go. Yo, what's up? So nandito tayo sa ating cellphone right now, no? Kung wala kayong Binance, you can download the Binance, nasa description. You can install in Play Store and sign up. So make sure na na-verify niyo po yung Binance niyo. So gaya nito, fully verify. Okay? So pagka-download niyo diyan is magiging set po 'yan sa Lite Binance. So you can set to the free. So click niyo lang po 'to para mas madali nating maintindihan. Okay, so and make sure meron din kayong GCash at siyempre merong laman yung GCash ninyo. Yun po yung advantage nyo, no? Kung wala kayong GCash, you can click the link nasa description, install GCash account. Okay, so ngayon, paano po ba maglagay ng pera sa GCash? So ang gagawin nyo para makapaglagay kayo ng pera sa GCash is you can go to 7-Eleven. Okay, go to AQ machine. Okay, AQ machine. So ang gagawin mo doon is siyempre mag-cash in ka using your number. Okay, so ang gagawin mo lang is siyempre meron doon GCash, cash in. So pag nandito na sa GCash ninyo yung amount, okay, so make sure itatransfer natin using USDT dito sa Binance. Okay, so as you can see, no, dito makikita nyo meron akong 400 pesos. Oh, this is 9 USDT. So makikita natin dito sa spot. Okay, yan, makikita nyo dyan. Ngayon, ang gagawin natin from GCash to Binance. So ang gamit namin dito is using P2P. So click natin dito. Okay, so click natin yung P2P. Okay, ito po yung P2P natin. So pag-click nyo dyan, so either you sell or either you buy. So yung pag-purchase mo, yung buy is mag-purchase ka pa lang gamit yung GCash mo. Okay, pag-sell po is siyempre mayroon kang laman sa Binance na isi-sell mo. Okay, so dito pwede ka din mag-buy and sell, depende sa'yo. So mag-buy ka ng maraming USDT ngayon, pag lumaki yung value,
So doon mo na i-sell. So ganun po 'yan, no. So you need to buy and sell. So una, maghanap ka po ng credit limit or limit na kaya o magkano yung ibabay mo na GCash. So for example, na USDT. So for example, worth 5,000 yung i-purchase mo na GCash, na USDT. So 5,000, that's equivalent of I think 80 USDT. Okay, or 90 USDT. So ang gagawin mo dito is simply maghanap ka po ng mga tao na meron siyang credit limit na 5,000 up or 5,000 down na pwede nating mag-purchase or GCash payout. So makikita nyo dito, meron siyang GCash. So for example ito. So click natin 'yan, tapos type natin dito tayo sa crypto. Okay. So magkano ba yung 5,000? That's 80 USDT. Okay, 3,000 lots, 100 USDT. Okay, good. So 100 USDT po 'yon. So okay, so 'yon po 'yon. So since ang maximum niya 5,000, so dapat ipaabot natin sa 5,000 to. That's 101 USDT. Okay. So since nag-iba na yung figure ng amount niya, kasi kailangan mabilisan to, ha. Kasi bibilihin na 'yan ng iba. Okay, so lagay natin ulit 101 USDT. Ganun. So wala na, no? Nabili na ng iba, so hanap tayo. So na GCash payout na kayang magbigay ng 5,000 ito. So crypto, tapos 101 USD, ganun. So meron siyang buy. Tapos ang gagawin mo dito, since nakabuy ka na, unang-una i-chat mo muna siya para sure po na online ba siya. Ah, ganun, online na siya. Hi. So copy mo tong number niya na 09311. Ano, copy mo dyan. Tapos dito ka sa GCash mo, tapos send money, tapos lagay mo yung number niya, tapos amount, tapos screenshot mo yung successful receipt, and then pasa mo sa kanya na done. Okay, pagkatapos mo pong mag-message sa kanya, back mo lang yon, click mo yung back, tapos itong transfer pan i-click mo yan, tapos antayin mo na ma-transfer niya yung 101 USDT mo. Okay, so far sa ngayon, cancel mo natin to, sorry for this ano. Okay, and then pagkatapos ng ma-transfer, unang-una dito kayo sa wallet, tapos spot dito kayo sa transfer. Okay, since nakapag P2P pa yung pera ninyo, i-transfer nyo po sa spot. So i-click nyo lang po to, pack from P2P going to spot, tapos click nyo sa baba USDT. Okay, max nyo lang kung magkano yung 101 nga USDT. Pag max nyo, tapos transfer sa baba, so magiging mapunta na yan sa USDT. So saan makita yung mga lahat ng crypto na nagra-run ngayon, dito po yan makikita. Lahat ng crypto po yan nandyan. Okay. Okay, so ito yung mga cake. So cake token. So lahat yung mga crypto nandyan yan. Bitcoin. So depende sa'yo kung ano yung palaguin mo. So pwede mong from USDT forward mo sa mga other site. So ang gagawin mo lang is only to do, click mo yung USDT, tapos withdraw mo. So kung saan mo palaguin yung pera mo na USDT, dun mo siya isa-send. Okay, so ganun lang kasimple, no. So hopefully meron kayong natutunan ngayon. So for today's video, next naman ay paano tayo, turo ko po sa inyo kung paano natin siyempre mag buy and sell, or and then paano tayo mag kumita ng extra income dito sa Binance. So thank you so much, God bless you, see you in the next video.